sa tuktok ng Mount Komaki kung saan dati nakatayo ang makasisayang Komaki Castle na ngayon ay isa na museum. Dito makikita ang alaala ng magiting na daimyo o feudal lord na nagtayo nito at ang karahasanang digmaan na naganap para sa paghulma at pagkakaisa ng bansang Nippon. Ito ay makikita sa Komaki City, north of Nagoya, located at the inner city of Komaki. Ang masukal na bundok ay hindi maiwasang mapansin, lalo na pag nakita ang castle sa tuktok nito. Ang Mount Komaki ay malapit sa mga iba't ibang klase museum. Sa tabi nito nakatayo ang City Hall at maraming residential houses at parks sa paligid. Malapit ito sa Komaki Station at tulad ng ibang city sa Japan, makikita ang mixture ng old traditional buildings and modern structures. Marami rin shops and malls sa paligid nito kung saan naroroon si Inday. Kaya habang ako ay nag-iintay, gawin natin productive ang oras na sa atin ay ibinigay. So, dito kami ngayon sa Komakiyama or Mount Komaki sa foot ng Komaki Castle. 3 PM ngayon, mga 10 degrees Celsius. So, dito may mga sakura din at ume na nagbo-bloom pag March and April. At may mga yatay dito, parang may Matsuri Festival. May mga lanterns din nakasabit dyan sa mga puno. May mga yatay na nagtitin ng mga sarasang pagkain. Wala ka nang umakyat. Malupa ang hike dito, ang trail dito. Nagpuputik to pag naulan. At medyo mataas ang incline niya. Marami naglalakad doon, nag-hike dito pag maganda ang lima at temperature. Mga tiyuhin ko malimit dito, tiyahin ko malimit dito naglalakad, nagwo-walking pag umaga, pag walang pasok. Merong 86 meters ang hill na to, or mountain na to, At medyo matarik. Nagsimula ako ng mga 3:05. Tingnan natin kung ilang minutes ko lalakarin to. Chop! Malaki ang naging part ng Komaki Castle sa history ng Japan. Kung naging interesado ko yung noon sa mga samurai at research nyo, panigurado lalabas ang pangalan ni Nobunaga, yung Oda Nobunaga. Isa siyang daimyo or feudal lord na nanakop ng maraming provinces at pinag-isa niya ang buong Japan. Kilala siya sa tawag ng Demon King. So, ito yata yung daan sa entrance mula sa City Hall. Malapit na sa City Hall eh. So, dito yung paakyat. May maple tree pa rin dito, maganda.
running course nakalagay. And balik tayo sa storya ni Oda Nobunaga na taga Owari or kilala ngayon sa Nagoya, nakilala sa pangalan Nagoya. And isa siya sa mga samurai noon na naging feudal lord or daimyo. And pinangarap niya sakupin at pag-iisahin ng buong Japan. And nung nagkaroon siya ng nasa queue niya yung alliance kay Ieyasu sa western part ng Aichi, siguro ngayon bandang Toyota or Okazaki yun, pinangarap niya magkaroon ng castle sa boundary niya sa Gifu or Mino noon, Mino province. Kaya nagbalak siya na magtayo ng castle sa Komaki, dito sa Komakiyama. Pero alam niyang hindi sasang-ayon yung mga nasasakupan niya at mga iba niyang tagusunod. Kaya unang sinabi niya na balak niya magtayo ng castle sa isang part ng mountains sa Inuyama, Inuyama-shi, pero mahirap magtayo doon at matarik. At yun ay hindi sinang-iunan ng mga nasasakupan niya. At alam niyang hindi yun magsasang-ayon, kaya pangalawa, sinadjust niya na sa Komaki na magtayo at hindi na makatanggi yung mga nasakupan niya sa pangalawang pagkakataon. Kaya napagkaisa nila na magtayo ng castle dito sa Komaki. Yun ay vision ni Oda Nobunaga at preparation niya para sakupin ang Mino province ngayon noon or kila sa Gifu Prefecture ngayon. And nagawa nga niya sakupin ang Gifu Prefecture. So, kinauna, after that, doon siya tumira, nanirahan sa Gifu Prefecture. And then balak naman niya sakupin ang Kyoto. And sinampalad na siya ay mapatay dahil sa pagtatay doon ng kanyang isang tagasunod. Kaya yung anak ni Nobunaga na nagngangalang, ano ba pangalan nun? Medyo pareho sa pagkain na tongkatsu ah. Nangkotsu. Nobukatsu. Yung Nobukatsu ay nakipag alliance ulit kay Ieyasu kasi yung isa nilang retainer din, kung tawagin, na tagapamal nasasakupan dati Nobunaga na si Hideyoshi ay balak pumalit kay Nobunaga. So naglaban-laban silang tatlo na magkakampi si Ieyasu saka si yung anak ni Nobunaga na si Nobukatsu kalaban si Hideyoshi. At doon nangyari ang Battle of Komaki and Nagakute. And kalauna na stalemate ang nangyari sa laban, pero sana ba tayo? Yun nga, stalemate ang nangyari sa laban. Pero nakipagkasunduan naman itong anak ni Nobunaga sa kalaban ng si Hideyoshi para matigil ang gera. Kaya, ayun, pumulit ay si Hideyoshi. At siya nagpatuloy sa pag-unify ng buong Japan. Nakalaunan, isa rin siya sumakop sa Korea. So, nung habang naglalaban sila ni Hideyoshi at si Ieyasu at si Nobukatsu, dito nanirahan si ano, dito nag-fortify si Ieyasu sa Komaki Castle. At yung anak ng Nobunaga ay sa Inuyama Castle. So, eto na. Narating na natin yung Komaki Castle, yung museum ngayon.
unang tinayuto noong ano, noong kailan ba, 1960s yata, reconstruction. Tapos rin-renovate na naman noong early 2000s. And hanggang sa ngayon, yung kapaligiran nito ay patuloy na rin-renovate pa. Pinapaganda. Kaya may mga truck. Usual, sa kahit anong museum, bawal ang camera at video. So, bababa na tayo. Hindi makapuntahan ang likod niya, no? Under construction. So kahit malamig, maraming nag-exercise, nag-walking and running dito. So ang Komaki located sa Aichi-ken, no? Sa gitna ng Midland ng Japan. Dito tayo nang galing kanina. Doon ako umakyat papunta. Medyo madilim na dito ah. At masukal. Halos di mo makita yung langit. Parang ngayon lang ako nakadaan sa daan na to ah. Patag pala rito.
lagi ako doon tumadaan sa lubak-lubak na nadaanan na yun. Matarik na daan. At may mga gito siya, oh. Doon din sa taas may gito, eh. Pailang ilang daan ang pababa, daanan. May kamis tumadon sa dulo. Ito dito may temple dito maliit. Thank you.